Kumusta mga kaibigan? Isang kwento muli ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, pakilike po ng ating video, paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pa na upload. Chapter 3. Wala na si Ashton, pero ako, ito, tulala at hindi makamove on pa rin. Puisit, nakahiga talaga ako sa kanya. Sa sobrang sarap ng tulog ko, hindi ko namalaya na magkayakap na pala kaming natutulog. Saka yung ano niya, sa ibaba, naramdaman ko sa may tiyan ko na may matigas na bumubukol. Pinilig ko ang ulo ko at ginalaw-galaw ang balikat ko. Wala yun, kaya kailangan huwag akong magpa-apekto. Lumapit ako kay Papa at tiningnan nito na kahit halata sa mukha nito ang pagkakaroon ng masamang pakiramdam. Nakita ko pa rin sa mukha niya na payapa ang pagtulog niya. May cancer sa atay ang papa ko at kailangan niya na maoperahan. Napalingon ako nang bumukas ang pinto. Akala ko si Ashton, yung doktor pala at may mga kasama siyang mga nurse. Ngayon po ang oras para sa operasyon ng inyong ama. Tumango ako at nakita ko si Papa na nagising na. Agad na lumapit ako sa kanya. Pa, dadalhin ka na sa operating room ngayon. Magiging maayos na ang lahat. Hinaggan ko sa noo si Papa at tumango-tango siya. Nakasunod ako sa kanila hanggang sa ipasok na si Papa sa operating room. Nakaupo ako at nakaramdam ako ng kaba para kay Papa. Pag-angat ng mukha ko ay nakita ko si Mama at dalawa kong kapatid na nagmamadali papunta sa akin. Ma, kapapasok lang ni Papa sa operating room. Sabi ko dito at tumabi sila ng upo sa akin. Kumain ba kayo bago kayo umalis? Tanong ko sa kanila habang nakaakbay ako sa kapatid kong lalaki. Oo ate, kumain kami. Sagot ni Diana, ang bunso namin. Ate, nasa na pala asawa mo? Mayay tanong ni Gabby sa akin, ang pangalawa sa akin. Nakatingin si Mama at si Diana sa akin. Naghihintay sa isasagot ko sa tanong ni Gabby. Ha? Si Ashton? Nasa trabaho siya. Tama, nasa trabaho siya. Busy kasing tao yon sa pagpapayaman sa buhay niya. Nakatawa kong sagot sa kanila at napatango si Gabby. Sana makilala namin si Kuya Ashton. Pangalan pa lang niya mukhang pogi na. Saka ate, bakit biglaan ang pag-aasawa mo? Ah, yun ba? Huwag mo na muna isipin yun, Diana. Ang importante ngayon si Papa. Hindi kong sagot at inakbayan ko sila. Natahimik na kaming tatlo at kahit hindi ko alam ang nasa isipan nila, lalo na si Mama, alam kong todo-todo ang pagdarasal niya dahil nakapikit siya at napapadilat. Hinawakan ko siya sa kamay at nginitian para ipadama sa kanya na magiging maayos ang lahat. Lumipas ang mahigit 5 oras siguro ay lumabas na ang doktor at nakita ko ang ngiti sa mukha nito. Kaya ganun na lang ang saya ko. Okay naman po ang operasyon na isinagawa namin. Nakangiting balita nito pagtanggal ng hairnet niya. Nagkayakapan kami ni Mama at ng dalawang kapatid ko dahil sa magandang balita. Mangyak-ngyak kami ni Mama sa sobrang tuwa. Nagpaalam ako kay Mama na uuwi muna sa bahay namin dahil iniisip ko baka mamaya naghihintay rin yung Ashton na yun sa akin. Kahit pa umalis ito na walang paalam sa akin. Binigay ko rin kay Mama ang tsyeke para sila na ang magpapalit. Pinasulat ko rin ang pangalan niya doon dahil walang pangalan yun. Paglabas ko ng entrance ng ospital ay nakita ko naman si Ashton na papunta dito. Kaya napahinto ako sa paglalakad. Mabuti bumalik siya. Hindi ko kaya tanda ang bahay. Baka maligaw ako. Pero bumalik talaga siya? Mabuti naman bumalik ka. Wika ko sa kanya. Alam kong hindi mo alam pa uwi sa bahay natin. At isa pa, tinawagan ko ang doktor kung tapos na ba ang ginawa nilang pag-oopera sa papa mo. Natin talaga? Tapos close kayo ni Doc? Napaangat ang kilay ko dahil talagang ginawa niya yun. Okay, mabuti kung ganun. Sagot ko lang at naglakad ako papunta sa kotse. Pinagbuksan naman niya ako ng pinto na bagay na nagkaroon ng epekto sa akin. Pero agad na binaliwala ko yun dahil ayokong isipin ang mga nararamdaman ko. Mahirap na. Pagpasok sa loob ay umikot siya at sumakay na rin. Sinindihan niya ang makina at umandar na. Tahimik lang kami sa biyahe. Busy naman ang mata ko sa labas sa pagtingin-tingin sa mga nadaraanan namin. Madilim na
at hindi ko alam kung anong oras na. Kumain ka na ba? Nilingon ko siya dahil sa tanong niya at umiling ako. Sa mga gustong kumain, tanong pa niya habang nakafocus ang attention niya sa daan. Bili na lang tayo tapos doon na lang tayo sa bahay kumain? Sabi ko at saglit na natigilan lang siya pero tumangutang siya. Yan! Diyan na lang tayo bumili! Dali! Masayang sabi ko nang makita ko ang paborito kong kainan at ipasalubong sa magulang ko kapag may pera. The Jolly! Sigurado ka? Diyan mo gusto? Kunot noong tanong pa niya sa akin. Oo naman! Bakit hindi ka pa ba nakakakain dyan? Natatawang sabi ko sa kanya. Alam mo ba na halos paborito yan ng mga tao, lalo na ang mga bata at isa na ako dyan? Masayang kwento ko sa kanya at nanatili lang siyang tahimik hanggang sa ipark na niya ang kotse. Sige na, hintay na lang kita dito. Napataas naman ang kilay ko dahil sa sinabi niya. Dahil wala pala siyang balak na sumama sa loob. Alika na, samahan mo na ako, saka wala akong pambayad sa ibibili ko dun. Alam mo namang wala akong pera. Malakas na sabi ko, pero bigla na lang siyang lumabas kaya napangiti ako. Kunwari ka pa, lalabas ka rin pala. Panunuksok ko sa kanya. Sumasakit ulo ko kapag nagsasalita ka. Nagsalubong naman ang kilay ko dahil sa sinabi niya at hinabol ko siya dahil ang bilis niyang maglakad. Grabe ka naman sa akin ah. Masakit talaga sa ulo, boses ko? Inis na sabi ko at tinignan niya lang ako at nagpatuloy maglakad. Pwisit na to? Kala mo kung sinong magandang boses? Inis na tahimik ako hanggang sa pagpasok sa loob. Walang ganong tao kaya walang pila sa counter. Nakatayo lang kami sa harapan habang nakatingin siya sa mga menu. Ikaw na bahalang umorder. Ito na gamitin mo. Tinaasan ko lang siya ng kilay nang abutin ko ang card na katulad sa ATM. Nagdadabog na lumapit ako sa cashier at biglang may pumasok sa isip ko. Kaya napangiti ako. Umorder ako ng marami at halos lahat ata na nandun sa menu ay inorder ko. Nagtataka na napapatingin lahat ng crew sa akin. Nakangiti ako nang matapos na ang order ko. Marami ka naman pera, kaya kayang-kaya yan bayaran. Saka pang ilang araw ko na rin pagkain yan. Ma'am, okay na po. Wala na kayong idadagdag? Nakangiting sabi ng cashier. Wala na, okay na yan. Nakangising sabi ko at sinwipe na nito ang card na binigay ni Ashton sa akin. Matapos yun ay nakangiting binalik ko kay Ashton ang ATM niya. Seryoso lang ang tingin niya sa akin. Mukhang masaya ka ngayon. Kanina lang nakabosa ang utang mukha mo. Wika niya nang ibalik sa wallet niya ang card niya. Wala naman. Nagbabago talaga mood ko lalo na kapag may pagkain. Nakangiting sabi ko. Pero nakita ko siya na napatingin sa likod ko. Kaya lumingon rin ako. Anim na crew ang papalapit sa amin at may hawak ng mga balot-balot na pagkain. Nakangiti ako at sinulyapan si Ashton na nagbago ang mood ng mukha. Ma'am, saan po namin to dadalhin? Tanong ng crew sa akin. Salamat. Tara, sumunod kayo sa akin. Nakangiting sabi ko at nauna na akong lumabas. Iniwan ko si Ashton na natitigilan. Pagdating sa kotse ay hinintay namin si Ashton dahil sarado pa ang pinto. Pagdating nito ay bumukas na ang pinto gamit ang maliit na bagay na hawak niya. Sige, pakipasok na lang sa loob, sabi ko at nagsunuran sila. Nilagay nila sa loob lahat at matapos yun ay nagpaalam na sila. Mauubos mo lahat yan? Takang tanong nito sa akin habang narito pa kami sa labas. Tayong dalawa ang uubos niyan. Kapag may natira, ilagay natin sa ref. Paborito ko kasi yan, saka sigurado ako na magugustuhan mo yan. Nakangiting sagot ko sa kanya at naiiling na pumasok na siya sa loob. Papasok na rin sana ako nang maratnan ko ang convenience store. May naisip akong bilhin dahil balak ko talagang mag-celebrate ngayon dahil maayos ang naging operasyon ni Papa. Binuksan ko ang pinto at sumungaw lang ang ulo ko. May pera ka ba na cash dyan? Yung hindi card ah? Tanong ko at salubong ang kilay na tiningnan niya ako. Bakit inis ka na? Natatawang isip ko dahil itsura niya ngayon. Dumukot siya sa bulsa niya at nagkalkal siya sa wallet niya. Puro card ang nakita ko. Pero natuwa ako dahil may 1,000 siya at inabot yun sa akin. Okay, salamat. Ikaltas mo na lang sa balance mo pa sa akin. Nakangiting sabi ko sa kanya at iniwan ko siya na parang nagtataka sa akin. Pumunta ako sa store at dumiretso ako agad sa mga nakadisplay na mga in-can na beer. Halos ubusin ko ang beer doon. Hindi ko alam kung sakto ba yung pera ko. Pero siguro, kasya naman. Matapos kong bumili, masayang-masaya ako pabalik
at pagpasok ko sa kotse, napatingin si Ashton sa dala ko. Magsiselebrate tayong dalawa, nakangisi kong sabi at napapailing na pinaandar na niya ang kotse niya. Natatawang napapatingin ako kay Ashton. Hindi ko man alam kung ano ang nasa isip niya ngayon, pero tawang-tawa ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa mga ginagawa ni Belinda. Pinili ko na lang manahimik dahil kapag nagsalita ako, sigurado ako marami siyang isasagot sa akin at sasakit lang ang ulo ko sa boses niya. Kanina, hindi ako makapaniwala na marami siyang bibilihin sa isang fast food. Hindi ko kilala yun, kaya hindi ako pamilyar sa mga pagkain na nandun. Umiinom ka naman, di ba? Napalingon ako sa kanya dahil sa tanong niya at tumungulang dahil malalim ang iniisip ko habang nagmamaneho ako. Gusto ko lang rin magpasalamat sa ginawa mo. Hayaan mo papalitan ko lahat ng ginawa mo. Napatingin lang rin ako sa kanya nang ngitian niya ako at hindi ko agad naaalis ang paningin ko sa kanya sa tungingiti siya sa akin. Pumasok naman bigla sa isip ko si Celine. Kinapa ko ang cellphone ko at tiningnan kung may message ito. Pero wala akong nakita, kaya naman ibinalik ko uli ito. Muli kong sinulyapan si Belinda. Kahit hindi ito nakangiti, ay nakikita ko sa mata niya na masaya siya ngayon at alam kong dahil yun sa papa niya. Binalik ko na ang atensyon ko sa pagmamaneho at hindi naman nagtagal ay nakarating na kami sa bahay. Wala pang mga guard dito. Baka bukas pa yun ipadala ng lolo ko. Uy! Tulungan mo ko! Napahinto ako sa balak kong maglakad papasok na sana sa may pinto. Tiningnan ko siya na hirap bitbitin ang mga pinamili niya dahil sa sobrang dami nito. Namataan ko naman papalapit ang isa sa mga kasambahay na pinadala ni Lolo. May darating pa raw na tatlo para mag-asikaso sa pagluluto at sa iba pa. Ikaw pala, tulungan mo ko saka kumuha ka na din yan kung alin ang gusto mo. Madami yan. Napatingin lang ako kay Belinda sa pagkausap niya kay Sally. Kilala ko ito dahil isa ito sa kasambahay doon sa bahay ng lolo ko. Talaga po, ma'am? Naku, salamat. Namiss ko ang mga pagkaing dyan. Tuwang-tuwa namang sagot ni Sally at nang mapatingin sa akin ay biglang naglaho ang ngiti sa labi nito. Nauna akong pumasok sa loob, dala ang ibang pagkain. Dinig ko pa ang mahihinang pagtawa nilang dalawa. Binaliwala ko na lang yun. Burger at fries lang ang kinain ko. Ngunit nagustuhan ko ito dahil sakto lang ang lasa niya. Ang sarap to! Itong burger saka chicken ang pinaka the best sa akin. Paborito ko talaga to simula bata pa ako. Tumango lang ako at ilukot ko ang pinagbalutan ng burger. Tumayo naman siya at nagpunta sa kitchen. At pagbalik nito, may dala na siyang mga in-can na beer at ice cube. Pati na baso. Iinom ka talaga? Kababae mong tao, ang lakas mong uminom. Uwi ka ko at ngumisi lang siya sa akin dahil nagsasalin siya ng beer sa baso. Pero ako, kumuha na ako ng isa at binuksan ko ito at agad na nilagok. Mas gusto ko yung malamig na malamig, saka itong pag-inom ko, parang libangan. Ganun, isa rin to sa nagpapaligaya sa akin. Nakangiting sabi niya at ininom ang sinalin na beer. At akala mo ba'y uhaw na uhaw dahil naubos agad ang sinalin niya sa baso. Nagpatuloy ako sa pag-inom habang tinitingnan ko ang phone ko dahil baka biglang tumawag si Celine. Napansin ko na halos sabay kami uminom dahil nakakaapat na ako at ganun rin siya. Salamat pala ulit. Napaangat ang mukha ko dahil sa sinabi niya at pansin ko ang pamumula na ng mukha niya. Walang problema. Bali walang sagot ko at muling tinuon ang mata sa phone na hawak ko. Sayang, wala tayong video okay? Mas maganda mayroon nun kasi masaya talaga. Nakangiting sabi niya at muling nagbukas ng beer. Dahan-dahan lang, malalasing ka agad. Seryosong sabi ko, pero nginitian niya lang ako. Inubos ko ang laman ng beer ko at nagbukas rin ng isa. Ininom ko agad yun at halos saidin ko ang laman nun nang biglang tumunog ang cellphone ko. Si Celine ang tumatawag. Hi! Sagot ko agad. Napatingin naman sa akin si Belinda, pero agad na inalis ang tingin sa akin dahil ininom nito ang beer niya at tumayo. Nakauwi ka na ba? Yeah, I'm home now. Sagot ko. At sinundan ko ng tingin si Belinda at nakita ko pang nasa lubong nito si Sally. Kumain ka na ba? Yeah, how about you? Balik tanong ko kay Celine. I'm done. Are you tired? Hindi ako agad nakasagot dahil bumalik na si Belinda at may dala na namang ilang can ng beer. Nope, inaantok lang. Sagot ko at narinig ko ang pagbuntong hininga ni Celine sa kabilang linya.
Okay. Bye. See you tomorrow. Okay. Sagot ko lang at bigla kong napindot ang end call. Natigilan ako at agad na nag-message ako kay Celine at sinabi ko na hindi ko sinasadyang mapatay agad. Girlfriend mo? Napaangat ako ng mukha dahil sa tanong ni Belinda. Kita ko sa mata nito ang pamumungay na. Nakaramdam na rin ako ng pamumanhid ng katawan dahil hindi ko na mabilang kung ilang incan na ang nainom ko. Yes, sagot ko at tumangot-tangot siya at tinungga niya lang agad ang can na hindi na sinasalin sa baso. Nagpunas siya sa gilid ng labi niya dahil sa beer na hindi pumasok lahat sa bibig niya. I think you need to rest. Come on, iahatid na kita sa kwarto mo. Sabi ko, kahit nakakaramdam na rin ako ng pagkahilo. Hindi pa ako lasing. Alam ko nga, Sho, tamo kausap mo eh. Nakangiting sabi niya, pero pumipikit-pikit na ang mata niya. Nakita ko naman si Sally at sumenyas ako dito. Agad naman itong lumapit sa amin. Paligbit na lang ng mga to. Utos ko at tumayo na ako para alalayan siya. Grabe ka naman, hindi pa ako lasing. Gago ka rin eh. Tumatawang sabi niya pa, pero kinuha ko ang kamay niya at dinala sa balikat ko para humawak siya. Hinawakan ko siya sa bewang para maalalayan ko siya sa paglalakad. Lasing ka na, huwag mo nang pilitin. Sabi ko pa at humagik-gik siya habang umaakyat kami sa hagdan. Mabuti at wala pang gaanong tao dito sa bahay. Pagdating namin sa pinto ay pipihitin ko na sana yon para buksan. Pero kumalas siya sa akin at sumandal sa bater. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok niya na tumatabing sa mukha niya. Nahihilo ko? Nakapikit na sabi niya. Tama, kaya kailangan mo ng matulog. Come on. Aya ako sa kanya at hinawakan niya ako sa magkabilaan ko na kwelyo. Nakatitig lang siya sa akin. Napatingin rin ako sa kanya at bumaba ang mata ko sa labi niya na mamamasa-masa. Why? Seryosong tanong ko sa kanya pero nakatingin lang siya sa mukha ko. Wala naman. Ang gwapo mo palang gago ka, lalo na kapag lasing ako. Hindi ko alam, pero napangiti ako dahil sa ngiti niyang nakakahawa. Uy, gumiti siya. Ganyan dapat. Gumiti ka rin minsan. At isa pa, gusto ko lang rin magpasalamat sa iyo ulit. Ilang beses mo nang sinabi yan sa akin. Walang problema yun sa akin. Basta makikipagtulungan ka lang sa akin. Sagot ko at muli siyang napatitig sa akin at unti-unting kumalas ang kamay niya sa kwelyo ko. Pero biglang gumalaw ang kamay ko at humawak sa kamay niya. Oo, tutulungan kita kahit na ano pa yan. Sagot niya, natitig na titig sa akin. Sigurado ka? Ibig sabihin payag ka na nang gumawa tayo? Seryosong tanong ko. Oo na.